Would you enter a mosque or a church? A mosque, there's no issue with. So a mosque is. A mosque is not a problem. A church. We both worship the same God. And a church? A church, no. Why not? Because the church is idol worship according to our religion. Salam alaikum. Sa video na ito, mapapanood mo, in-interview itong mga Hudyo, mga Israeli. Pinapili sila kung sakaling papapiliin sila kung saan sila pwede magdasal. Kung sa masjid ba, sa mosque, or sa church ng mga Christian. So pinapili sila. At dito, gusto ko lang pakita sa mga hindi Muslim, lalo yung mga Christian, kasi lalo sa atin, ang daming mga, alam mo yung mga sip-sip sa Israeli na hindi nila alam. Sino ba sila? Ano ba sila? Sila ba'y naniniwala kay Jesus? Di ba? Samantalang ang mga Israeli, hindi naniniwala kay Jesus. Maalala ko may nag-comment nga sabi, ang mga Israeli, niwala kay Jesus na isang Diyos. Sabi ko, huwag mo ilagay yung sarili mo sa kahihiyan. No? Huwag mo ilagay yung sarili mo sa kahihiyan na hindi mo nalalaman ang kanilang paniniwala. Sila nga nagpapatay kay Jesus, di ba? Bakit sila kumuha ng isang kaibigan niya at mag-traidor na tinatawag na Judas sa tingin mo kung kusang loob si Jesus? Sila mismo gumawa ng pelikula, mga non-Muslim, mga Kristiyano, about dun sa sinabi ng mga leader ng Israel na ipapatay ito na nagsasabing siya ay Messiah o hari ng mga Israel. At yung mismong hari ng Romano, nag-alangin pa sa gusto nilang request na papatayin itong tao, nagsasabi siya ay propeta. At doon pa nga sa pelikula, sabi niya, kumbaga, naguhugas kamay siya sa gusto ng mga Hudyo na gawin kay Jesus. At tapos sasabihin mo na ang Hudyo naniniwala kay Jesus, nag-stop lang po sila kay Moses, hanggang doon lang sila naniniwala. Pero alam nila may darating daw na Messiah, para sa kanila, may darating daw na Messiah, which is dumating na nga si Jesus yon, pero hindi pa kaila tinatanggap. Para sa kanila, hindi nga Messiah si Jesus. Hindi siya yung darating na Messiah. Inaantay nga yung darating na Messiah, yung pala ng Antichrist. Jesus to you. Mi ze Yeshu bishulcha? Yeshu ze anavi shel ha-Nutzrim. Anavi, ha-Elohim shel ha-Nutzrim. Okay. Who is Jesus to you? A cousin. No. I don't know. Okay. I guess, for me it's nothing. מי זה ישו בשבילך? ישו זה מייסד דת הנצרות. אני חושב שמה שהם רוצים לדעת זה למה אנחנו יהודים לא מאמינים בישו, שהוא המשיח, כאילו. קודם כל אני בחורה דתייה. ישו הגיע אלפי שנים אחרי. כולם היה יהודי, אבל הלך לדת אחרת. הקים דת אחרת. שונה? זה מי זה ישו בשבילנו, בשביל היהודים? איזה... עמדה יש לו. ישו נולד לאמא נוצרי, לאמא יהודייה, או בעיקרון יהודי, והנוצרים לקחו אותו כמשיח. הוא לא משיח. הוא לא משיח. אוקיי. Para sa mga sip-sip na puro, hindi ko sinasabi na ako sobrang hate ko sila, lahat na lang sila pare-parehas. Hindi. May mga tao din sa kanila na ginabay ng Allah, na may mga nag-Muslim din sa kanila, at may mga iba sa kanila na malapit na din inshallah. At may mga iba sa kanila na kahit pa paano mabubuting tao din, at alam nila na ang Israeli ay isang tribo at ang bansa nila ay Palestine. So hindi to about politics, pero ang pinupunto ko dito, maraming mga Christian na minsan sip-sip masyado sa Israel, pero ngayon tignan mo ang kanilang comment sa pagpili sa kanila, pinapapili sila kung saan ka pwede magdasal, mosque ba or sa church. At dito tignan mo kung anong sinasabi nila, sa mosque daw, sa mosque, sa masjid, dahil sa masjid daw ay walang idol worship, walang santo, rebulto, malinis, katulad halos kaperas na ito ng temple nila, sinigog nila, na walang imahe, walang rebulto. Pero sa church, hindi sila pwede magdasal dahil marami daw rebulto, mga Diyos-Diyosan, at isa pa, ang Diyos nila at Diyos daw namin ay iisa lang, parehas daw ng Diyos, ang Diyos ng Hudyo at Diyos ng mga Muslims ay ang Allah. Pinagkaiba lang din sa iba, sa ibang sekta nila, ay may mga iba sa kanila naniniwala din na may anak ang Allah, na isang propeta yung si Uzer, kung daw nagkakamali. So, iba pa rin, na nagtambal pa rin sila sa Allah. Kahit kaya ang pinagkaiba ng Muslim, ay isa pa rin ang sinasamba. Pero, tignan mo sabi din sa interview, ng Diyos daw ng mga Muslims at Diyos daw nila, ay parehas lang ang paniniwala nila sa isang Diyos. At
unlike sa Kristyanismo na maraming rebulto kung saan hindi sila pwede magdasal. At tulad itong rules din sa kanila ay parehas din sa rules namin mga Muslims na hindi kami pwede pumasok sa church para magdasal sa lugar kung saan maraming idol worship, maraming idolo. At tingin ko gumawa na yata ako ng video patungkol dyan. Panoorin nyo na lang patungkol sa Muslim kung pwede pa pumasok sa church. Maraming salamat. Ganito lang po. Panoorin nyo. Would you enter a mosque or a church? A mosque, there's no issue with. A mosque is not a problem. A church? We both worship the same God. And a church? A church, no. Why not? Because the church is idol worship according to our religion. God can't see idol. Okay, not a church. We're not allowed to go in a church. Hold up, wait a second. בואו נתחיל עם מסגד. מסגד, אנחנו והמוסלמים מאמינים באותו האל, באל אחד, שהוא ברא את העולם והוא אחראי על העולם, והנוצרים מאמינים בשיתוף, שזה הוא, ישו, שהם עובדים ביחד על העולם, שמבחינתנו זה, קוראים לזה עבודה זרה. כנסייה, תסביר למה יש בעיה? כי שם ממש עובדים עבודה זרה, זה... Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Ibrahim Kazi.